And of course, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button para maging updated po kayo sa mga bagong video namin i-upload. Ayaw mo na kayo, Carl! Sige, babay! Let's continue. Diretso na tayo ng Barangay San Rafael. Paraiso di San Rafael. Ayan, magandang araw sa inyo mga tangay. Welcome back sa Tangay TV. Ako po si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. This time, nandito kami sa boundary ng barangay Old Busuanga and Barangay San Rafael. Kasama ko ang mga tangay at pupunta kami sa Paraiso di San Rafael. So, first time namin pupunta doon, ako din, at pangarap kong makarating doon. Samahan nyo kami ngayong araw na ito at tuklasin natin ang ganda ng paraiso dito sa Barangay San Rafael na matatagpuan sa Busuanga, Palawan. So, tara na, samahan nyo kami at tingnan natin kung ano ang ating mga makikita doon sa loob ng paraiso. Sa aking pagkakalam, ang Paraiso di San Rafael ay isang lugar na kung saan ay open na ngayon sa public, pinupuntahan ng mga turista local, dahil ito ay mayroong hot spring na sinasabi nila. Mayroong wishing well, mayroong mga swimming pool, at syempre alamin natin kung ano ang ating mga makikita doon. At tuklasin natin ang ganda ng paraiso. Sino sa inyo mga nakarating na doon? Wala pa. Wala pa, none of them. So wala sa amin dito ang nakarating sa Paraiso di San Rafael. So tara na, samahan nyo kaming araw na ito at tayo'y magliwalyo. Tuklasin natin ang ganda ng Busuanga. Tara na mga tangay. Let's go! Apat na motor kami actually. Nandun na yung dalawa. Ayan, dito na kami actually sa Barangay San Rafael proper. So, ito overlooking, makikita niyo diyan ang simbahan ng Iglesia ng Cristo. Diyan ang kanilang barangay proper at dito may nakalagay na kanilang signage, "You are entering San Rafael proper." So, let's go. In a few minutes nandoon na tayo sa entrance ng Paraiso di San Rafael. Ayan, welcome back mga tangay. Nandito na tayo sa entrance ng Paraiso di San Rafael. So dyan, papasok pa tayo. At Paraiso di San Rafael ay nandyan sa may looban. So tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang motor. Dito, makikita nyo na ang kanilang signage. Ayan, mayroon dalawang flag. Paraiso di San Rafael, this way. So, sundan natin yan. So, dito meron gate na papasukan. So, check natin kung gaano pa yan kalayo. Paraiso di San Rafael. Gaano po kalayo, sir? 3 kilometers pa? Oh, wow. Abot po yung motor doon sa loob? Ah, okay. Salamat. So, from dito sa pinaka-entrance ng main road ng Busuanga in Coron, it takes about 3 kilometers away.
para marating natin ang Paraiso di San Rafael. So dito may mga residente sa entrance na napagtanungan tayo. So let's go, continue tayo mag-ride on. So mayroong another na tubig na dadaanan. Oh wow. Wow. Nice. Ayan, welcome back mga tangay. So this time, nandito kami sa gate ng Paraiso di San Rafael. At dito meron silang guardhouse. Hi. Welcome back. Kasama natin dito. Ang pangalan niyo, sir? Edwin. Edwin. So lahat ng pumapasok dito, sir, kailangan mag-logbook. Kailangan siya mag-logbook. Ilalagay ang pangalan. Edad. Tapos contact number. Edad. Address. Address. Yan. Ayan. Andito na tayo ngayon sa Paraiso di San Rafael. So hindi natin akalain na sa gitna ng kabundukan, makakatagpo tayo ng isang paraisong napakaganda. Napapalibutan siya ng mga kabundukan, kapatagan, at dito makikita daw natin na mayroong mga wishing well, hot spring. So ibig sabihin kapag ka may hot spring, mayroon ditong vulkan. So tingnan natin kung paano kalawak ito, ano ang ating makikita. Samahan nyo kaming araw na ito at ikutin natin ang paraiso na ito. So dito yung ating mga motor na sinakto. Wow, ang dami namin. Ayan. Wow. Strictly no trespassing. Dito parang may medyo elevated. So diyan matatanong mo sa baba yung parang mayroong bridge. Dito may nakikita ako na ano, lusong. Tinatawag itong mortar. Ayan, at mayroon diyang tubig, painuman siguro yan sa mga hayop o baka. At mayroong mga nakabitaw na baka, kambing. So kailangan nating bumaba diyan. So after long journey, medyo mainit. Time check about 12 noon time. So dito makikita natin na mayroon silang ano, palayan or plantation na on progress. Mukhang maganda sa lugar. Wow. Oy, dito mayroong bareta na mahaba. Wow. Saan kaya 'to ginagamit? Wow. So ngayon, papasok na tayo dito sa Paraiso di San Rafael. Meron silang bridge, hanging bridge. Dito, medyo bamboo. Wow, makikita mo sa paligid yung palayan. Mayroon diyang mga parang ginawang mga ano, palayan na mayroong mga pilapil. Wow. So andyan na yung ating mga kasamahan na mga tangay. So it's like Valentine's date. Ayan. So ito unplanned, bigla na kami napunta dito at pangarap kong makarating sa lugar na ito para makapag-vlog tayo. May pakita natin sa buong mundo ang Paraiso di San Rafael. Wow, tering na tayo dyan sa kanilang, wow, isang paraisong natatago sa gitna ng kagubatan. Maganda. Wow, ang lalaki ng mga bato sa ibabaw. Dito sa pinaka-entrance, mayroong washing area. Wow. Maghugas kayo ng kamay. Ganda. Ayan, welcome Paraiso di San Rafael. Meron ditong ano, picture. Wow. At bubungad sa atin ang isang swimming pool na mayroong isang tapayan sa gitna. Mayroong fountain at dito may magandang ano. Wow. Gripo. Pwedeng maligo. Mayroong tatlong pipe dito na pwedeng magbanlaw. At sa gilid lang mismo, makikita mo yung pinakadaanan ng tubig. Wow. I love Paraiso. Nice. Hello, sir. Ako si Rem from Tangay TV. Nagbablog lang ako. Kayo po may-ari, sir? Ay, hindi po. Yun po yung lamang. Ano may-ari? Anong gagawin natin dyan? Ayun po yung alat. Ah, maglalag? Okay. So from doon sa gate, maglalag. Tapos dito, ito turn over natin din dito sa ano, para i-record siguro. May entrance fee yan, sir. Magkano? So per head 25, yung mga bata. For years old po, walang bayad yung 5 years old pataas po. Okay. So below 4 years old, walang bayad. 4 years old and above, to adult, may bayad 25 pesos per head. Walang discount, sir. Mga
mga alituntunin, bawal mag-dive. Hoy! Wait! Meron silang mga guidelines. Mag-shower bago maligo sa pool. Okay. Tanggalin ang tsinelas, sapatos bago maligo. Bawal kumain at uminom sa loob at gilid ng pool. Bawal magtakbuhan, bawal magtulakan. Wow. Ano pa yung makikita natin, sir, dito? Swimming pool? Ito yung hot pool. Ah, diyan ang gan. So ibig sabihin may bulkan? Wala rin po, wala pa na. Ay, walang nadidiskubre. Ah, ano pa? Ayo, wishing well. Okay. So ikutok ito natin. Bayad muna tayo. Meron din sila ditong cottage na mayroong round table sa gitna. Pwedeng kumain, pwedeng mag mga drinks. Madadaanan ko na kayo, sir. Mainit ba talaga 'yan? Sakto lang. Tingnan natin. Oo, sarap. Hello, sarap. Oh, eksakto lang. May part ba siya na mas mainit? So ito ang pinaka hot spring nila na maligamgam talaga ang tubig. Yan. Wow, sarap dito mag ano, pag giniginaw ka. Taga saan kayo, sir? Salvacion. Ah, paraiso hot pool. Dito may makikita tayo parang ano to, pugon. Meron siyang well din na parang may kubo. Dito nang gagaling yata ang pinaka main source ng tubig na nagsusupply doon sa swimming pool. Wow, dito meron kang makikitang wishing well. Paraiso San Di, Paraiso Senior San Rafael wishing well, ayan. Ayan, dito pwede ka maglaglag ng coins at mag-wish ka ng mga wish mo sa buhay. Tingnan natin kung medyo mainit ang tubig. Ah, hindi. Normal lang. Wow. Tapos sa gitna, mayroon ding mga continuous pa rin ang development ng area. Ayan, sa loob ng paraiso, mayroon mga comfort room, shower room. Oh, wow. Ayan, welcome back mga tangay. So this time, kasama ko yung may-ari ng paraiso. By request. Huwag na din siya ipakita, baka ano, ma-hold up. Grabe. Ano ho-hold up sa akin? So, wow, actually nung pagdating ko dito, talaga napakaganda ng lugar. Bumungad ka sa atin. Hindi mo akalain na sa gitna ng kagubatan. So, sa gitna ng kagubatan, sa gitna ng kabundukan, may natatagong isang paraiso. Ito ang tinatawag na Paraiso di San Rafael. Sino po yung nagpapangalan sa ano? Kami na rin. Sila na rin. Medyo may kalakihan ng property. About 4 hectares. Try out lang ito na ginagawa nila para parang family lang sa start, ano? So, pero nung makita nila parang pwedeng pagkakitaan. So, parang unti-unti nilang dinidevelop. So, actually, this time under progress, under development, marami silang plano dito sa Paraiso di San Rafael. Pero this time, open na sila, nag-accept sila ng mga guests. So, according dun sa may-ari, ito ay binuksan lang noong December, ma'am. Tama. December sila nag-start ng operation. Meron na silang natayo ngayon. This time na swimming pool. Merong wishing well dyan. Merong hot spring actually ito kasi meron siyang mainit na bukal. Pero may portion ba na napakainit siya na pwede mong ilublog yun? Parang sabi nila itlog na... Hindi. Talagang kasi, pang ano lang siya. Pang para ma-relax lang yung katawan mo. Hindi siya nakakaluto. So, pero sa pakiramdam, mainit siya. Mainit talaga. Ang sarap mag ano, babad talaga doon. Kung giniginaw ka, pwede ka babad doon. Kahit sa gabi. Wow. Para kang ano, nagsha-shower ng hot shower. So, mayroon silang mga ginagawang mga cottages, bungalows in the future. Pwede silang, nag-accept sila ng mga pwede mag-overnight. This time, meron na silang pwede mag-overnight pero kailangan nyo magdala ng... Oh, hindi. May pinaparintahan na tent. Meron silang pwede kayong mag-rent sa kanilang tent. Meron ng mga nakatayong mga parang mga waiting shed. Pagkain. Pagkain, pwede magpaluto. Pagkain, pwede kayong magpaluto this time. Magdala sila ng kagaya mga ulam. Mm-hmm. Ulam. Tapos ipaluto nyo dito, pwede. Bigas, kan, meron na sa kanila. Tapos kung mayroon kayong mga gustong bilhin din dito, meron na silang mini store dyan. Tapos, hi, mayroong ginagawang bijoke room. Ito ba magigawing room? O bijoke room para mayroong privacy siguro, yung mga kumakanta. May natatanaw din ako doon na parang mga... Three houses. Dalawa, meron na silang nagagawa. So pwede na silang nag-accept na pwede mag-overnight. Magkano po yung overnight? 50 ang per head. 50 yung per head, yung three house is 500. 500. Mm-hmm. Pero kung cottages lang 200. Yeah. 500 and three house pag overnight, cottages 200, overnight din. Per head yung tao 50.
Yung pag-overnight pala, 50. Medyo mas mataas konti compare sa daytime. 25 pesos ang binabayaran. Mayroon pa silang gagawin dito. This, na ano, mga mas malaking swimming pool dyan sa part na yan. So, on progress ang development, pati yung landscaping. Pero nag-accept na sila ng mga guests na pwede nang pasyalan ito. Mag-enjoy na kayo dyan sa magandang swimming pool. Tapos mayroon doon talaga yung part na kung saan mainit ang tubig. Magbabad kayo doon pwede. O, mamaya puntahan natin, ikutukitin natin para makita nyo yung kabuuan. So, kumbaga sa Coron, mayroon silang hot spring na makikita sa Makinit. Dito sa Busuanga, mayroon na rin hot spring. At sa tingin ko, medyo mas malawak ito, combination ng ano, ng parang may eco-farm, resort. Kapagkapupunta kayo dito, paglagpas nyo lang ng Barangay San Rafael, mayroon dyan Malabnaw. San Rafael pa din. Oh. Malabnaw. Pagdating nyo sa Malabnaw, mayroon doon gate, lagpas lang ng bridge tulay. Nandun na makikita nyo yung gate, mayroon doon naka-signage na Paraiso di San Rafael. From there, sa main road up to here, takes about 2 kilometers yung layo nila. So, dadaan nyo yung medyo rough road. May dadaanan kayong dalawang tubig. Suba. Yan. Na magmotor, van, o any kind of vehicles. Pasok-pasok dito sa pinaka-entrance nila. So, pagdating nyo dito sa Paraiso di San Rafael, maglalagbook kayo doon sa pinaka-gate. Sulat pangalan, edad, contact number. Tapos, ito turn over nyo dito. Dito kayo magbabayad. Masarap pumunta dito na mag-relax kapag galing kayo sa mga city na ano na, tuliro yung mga utak nyo. Pagod kayo sa trabaho. Punta kayo sa Busuanga at pasyalan nyo ang mga magagandang lugar dito. Kagaya ng Paraiso di San Rafael na talagang makakakita kayo ng ano, matatagpuan nyo yung peace of mind. Makakapag-relax kayo dito dahil nasa gitna kayo ng kabundukan na napakaganda ng lugar. Marami kayong ang activity na pwede. In the future, mayroon silang itatayo na mga parang park na mayroong mga activities na sports, basketball, volleyball, yan, na pwedeng additional na activities dito. Pasyala natin ang Paraiso di San Rafael. Mag-enjoy ka rin to. Talagang maganda ang lugar. Ayan, mayroon din pala. Kung gusto nyong bisitahin yung kanilang Facebook page, mayroong Paraiso di San Rafael Facebook page. Makikita nyo doon yung mga information kung gusto nyo mag-book sa kanila at may mga contact number sila doon na pwede nyo kontakin bago kayo pumunta rito. Ilalagay ko na rin ang link nila dito sa baba. Wow! Dito may makikita kang malaking heart. Happy Valentine's Day! Mayroon siyang wow, round table na solid wood. May malaking payong. Pwede ka mag-relax dito. Drinks. Meron kang magbibili sa kanila ng mga beverages. Palamig. Abang nagre-relax ka dito sa gitna ng gubat. Mayroon din silang mga treehouse na ready na. Pwede umakyat sa taas? Ha? Ah, may tao? Ay, sorry. Natutulog ata. Ayan, meron silang treehouse dyan na kasulukuyang may nagpapahinga. Dito, mayroon ding another treehouse na mayroong tent sa baba. Ayan. Wow. Parang ang sarap matulog sa gabi dyan. O, di ba? May duyan, may tent, mayroong higaan sa taas. Wow. Actually, malawak pa to ang kanilang area. Maganda ng mga bulaklak. At yan, no, yung pinaka-paso. Homemade lang yan. Mini store na pwede kang makabili ng mga instant food. Yan. Mayroon din sila ditong waiting shed na pwede mong pahingaan at mag-relax sa loob kung may mag-ano kayo, mga group. Yan. Pwede kayo mag-enjoy dito. Yan. Mayroon round table sa gitna na made of rattan. Wow. Made of kugon ang kanyang bubong. Papalibutan siya ng upuan. So, kung marami kayo, pwede kayo dito sama-sama mga barkada, inuman, kainan. Yan. May mga, why? Ongoing doon ang pinapagawang bahay din. Wow. So, dito mayroon mga pwede kayo mag-enjoy din. Relax, pahinga, made of bamboo. Wow. Siya lang mga upuan na pwede mong pagtambayan dito. Abang naghihintay kayo na mag-swimming. Dito, papagawa ng mas malaking swimming pool in the future. Wow. Amazing yan. Ayan. Wow. Ganyan niya siya kalalim. May part siya na mas malalim. Wala. Pantay lang ganyan. Sa kabila mas malalim. Wow. Mamaya, magdadive tayo dyan. Ayan. Welcome back mga tangay. This time, nandito ako mismo sa Wishing Well. Kasama ko ang mga binatilyong tangay. Dahil nasa Wishing Well tayo, ano ang wish mo na masasabi? Wow! Dapat magtapong ka ng ano? Coins! Kailangan maglalaglag kayo dyan ng coins. Oops! Ayan, nandyan sila. Mag-wish ka na, tulog mo. Ayan. Gusto ninyo marami makuha ng ano? Karamis. Ayan. 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 Ikaw? Tapos na? Si Donald? So ako, meron akong coins dito, ilalaglag natin.
Wow. Ano totoo yan? Sana magkatotoo yung wish natin. Secret ang wish. Ayan. Ayan, welcome back. Oh, ayan. Bago tayo mag-swimming doon sa waterfalls at sa hot spring doon, kailangan mo na maligo sa gripo. Dito medyo mag-ginaw pa. Wow! Sarap! Sarap! After ng mainit na biyahe, pagdating mo dito, sarap maligo. Wow! Dito pala medyo mainit din ang tubig. Oh, wow! Masarap talaga magbaba dito. At dito sa gitna, meron ditong banga. Oh, mainit din dito. Oh, wow! Sarap! Lalo na sa gabi, pag nandito ka, mag-overnight. Wow, ang sarap ng tubig. Maligam-gam. I'm sure na hindi ka makakaramdam ng ano, lamig. Jay, dito ka. Wow, pwedeng umupo ba dito? Ano kaya meron dito sa banga? Baka may laman ito. Kuya, may laman itong tubig. Thank you, wow. Galing. Tuloy ang swimming pool na ito. Mababaw lang. So, mag-i-enjoy yung mga kids nyo kung pupunta dito. Tayo doon sa pinakamas mainit. Wow. Dito mas mainit. Ay, dito! At mas wow. Malalim. Ayan. Hanggang wow. Alos, hanggang ay, galing sa baliti. Wow. Wow, dito talaga masarap magbabad. Lalo na siguro sa gabi. Ayan. Paraiso hot pool. Talagang ano, wow, mainit. At meron siyang bukal na makikita mo na nagbabubbles minsan. Abu! Kala. Abu daw, abu. Maganda to, nakakapag ano sa katawan, yung ganito mga warm water, hot water, ayan. Oh, sarap, mag-relax. Oh. This time, solo namin ang paraiso. Kami lang dito, walang kaagaw. Wow. Pasyalan nyo ito ang Paraiso di San Rafael. Talagang mag-enjoy kayo dito. Napakaganda ng lugar. Lugar na hindi mo makikita dyan sa mga syudad. Nagsuswimming ka sa ilalim ng mga puno. Astig! And after nyo mag-swimming sa mainit na tubig, may mga isla kayo na pwede mabili dito sa kanila at mag-merienda. Anong masasabi mo sa Paraiso di San Rafael? Maganda. sarap maligo. Ikaw, first time mo rin. Anong sa palagay mo? Saburan tubig. Sarap ng tubig, ano? Sarap paglaho. Ikaw? Sa dalawang swimming pool na to. Anong favorite mo? Yung mas mainit. Mas mainit, di ba? Sarap, magbabad. Mas mainit, mas nakaka-relax. Ikaw, anong masasabi mo sa Paraiso di San Jose? Di San Rafael. Hello, fresh. Fresh? Nakakaganda na. Wow! Nakakaganda daw ng katawan. First time mo rin dito, makarating? Opo. Anong sa tingin mo? Maganda. Wow, maganda talaga. Ikaw? Maganda. Kasing ganda mo. Ikaw, G? Paingi ako, te. Anong mas gusto mong swimming pool? Yung dyan? Mainit, kasi dito mas mainit sa kabila. Ayan. Sige, 1, 2, 3, go! Yan, so syempre, magpipicture taking tayo dito sa magandang swimming pool ng Paraiso. Ayan, 1, 2. Ayan, tingnan natin, magkakarera ang tatlo sa pagganihan sa pag-swimming. 1, 2, 3, go! Sila natin kung sino mas mabilis. Wow! Ang bilis niya, no, RJ? Mm-hmm.
Ayan, this time, tapos na kami at pauwi na kami. So, salamat sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo dito sa magandang paraiso di San Rafael. Wow! Ayan, road to 4,000 na tayo. Salamat sa lahat ng mga subscribers at mga secret viewers ng Tangay TV. Sana patuloy kayong magsuporta at abangan ang mga video ko sa Tangay TV. Patuloy akong iikot at ipapakita natin ang ganda ng Busuanga. Ayan. Ayan, pauwi na kami. Tapos na kaming mag-enjoy dito sa Paraiso di San Rafael.